Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang mga bagong pasabog at matitinding mga revelasyon sa Chapter 1101 ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong video ito at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Kagad ngang nagsimula ang chapter na to fam sa isang napakabangis na flashback na nagpapaliwanag kung bakit bumisita si Kuma sa Fuchsia Village. Ihanda natin ang ating mga sarili fam dahil siguradong kikilabutan kayo sa eksenang to at talaga namang mas patitindihin pa nito ang hype sa karakter ni Dragon. Habang naglalayag nga si Kuma papalapit ng Fuchsia Village ay nagbalik sa kanyang alaala ang isang pagkakataon kung saan nagpunta ang Revolutionary Army sa Gowa Kingdom. Dito fam ay nabanggit ni Kuma na napansin niyang para bang masyadong maraming nalalaman si Dragon tungkol sa bansang ito. Sinabi din ni Kuma tungkol sa sandaling pag-alis ni Dragon para magtungo sa isang maliit na bayan sa dulong bahagi ng Gowa Kingdom upang obserbahan ng isang maliit na batang lalaki. Subalit habang nasa gitna pa nga si Kuma sa kanyang pagsasalita, ay bigla na lang siyang natigilan nang hindi inaasahang sumabat si Dragon at sinabi ang mga katagang ito. Sige, ipagpatuloy mo lang ang pagsasalita mo kung gusto mo nang matapos ang iyong buhay. Labis ngang kinagulat ni Kuma ang naging aksyon na to ni Dragon at tinanong ito kung bakit ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa bagay na yon. Sumagot naman si Dragon at sinabing ang anak ay ang pinakamatinding kahinaan ng isang magulang. Pagkatapos nga itong sabihin ni Dragon ay naintindihan na ni Kuma kung ano talagang gustong ipahiwatig ng kanyang kaibigan at sinabing titigil na siya sa pag-uusisa tungkol sa sensitibong bagay na to. Grabe fam, sa simpleng eksena na yan ay talaga namang tumindig ang aking mga balahibo. Biruin nyo ba naman, mukhang handa talaga si Dragon na tapusin ang buhay ni Kuma kung ipagpapatuloy nito ang paghahayag ng impormasyon tungkol sa kanyang anak. Ibig sabihin nito fam ay talaga palang totoo na nagmamalasakit si Dragon sa kapakanan ni Luffy at sinadya niya talagang maging malayo sa kanya para maprotektahan ang kanyang buhay. Alam naman natin fam na mainit si Dragon sa mga mata ng world government at siguradong hindi may iwasan na madamay ang buhay ni Luffy kapag naging malapit si Dragon sa kanya. Ito ang dahilan fam kung bakit malaki ang tsansa na si Dragon nga talaga ang nagpalabas ng kidlat sa Log Town sa puntong bibitayin na ni Buggy si Luffy. At ang matindi pa dyan fam ay kahit ang malakas na bagyo na dumating sa Log Town ay baka si Dragon din mismo ang tumawag dahil naging susi ang pagdating ng bagyong ito para matagumpay na makatakas si Luffy at ang kanyang crew papalayo sa malaking pwersa ng Marines na nasa isla. Dahil nga dyan fam ay mas tumitindi na ngayon ang tsansa na may kinalaman talaga sa hangin o wind element ang devil fruit ability ni Dragon dahil sa pamamagitan ng hangin ay nakokontrol nito ang paggalaw ng mga ulap na siya namang nagdidikta ng klima kagaya naman kung papanong gumagana ang climate act ni Nami. Nakakamangha din talaga fam kung papano na mamonitor ni Dragon ang kalagayan ni Luffy dahil sa kabila ng sobrang pagiging abala nito sa pamumuno ng Revolutionary Army sa buong mundo ay nagagawa pa din niyang masunda ng paglalakbay at buhay ng kanyang anak na si Luffy. Sobrang kinatuwa pa nga ni Dragon nang malaman nito ang desisyon ni Luffy na maging isang pirata at habang binabalikan pa nga ni Dragon ang mga huling salita ng hari ng mga pirata na si Goldie Roger ay sinabi nitong maganda ang landas na napiling tahaki ng kanyang anak. Siguro fa may malaki din ang kinalaman ni Dragon sa pagliligtas ni Kuma sa Straw Hats mula sa kamay ni Admiral Kizaru sa Sabaw de Archipelago Arc. Marahil ay nagsisilbi din itong pagtanaw ng utang na loob ni Kuma kay Dragon dahil si Dragon ang naging tulay nito kay Dr. Vegapunk na siya namang nagpagaling sa nakamamatay na sakit ng kanyang anak na si Bonnie. Grabe fam no? Akalain niyo yun? Ang buong akala kasi natin ay wala talagang pakialam si Dragon kay Luffy at isa siyang pabayang ama. Pero wala tayong kamalay-malay na palihim lang palang nakabantay si Dragon sa kanyang anak
at ginagawa nitong lahat ng kanyang makakaya para maprotektahan nito. Hindi na tuloy ako makapaghintay na makita kung gaano talaga kalakas si Dragon. At siguradong kung papanong si Kuma ay nagkaroon ng matitinding sakripisyo para kay Bonnie, ay tiyak na malaki din ang naging mga sakripisyo ni Dragon para kay Luffy. Sa pagpapatuloy naman ng Chapter 1101 fam, ay nagpatuloy ang eksena sa dulo ng nakalipas na chapter, kung saan pagdating ni Kuma sa Fuchsia Village ay makikita natin ito ngayon na sikretong pinagmamasdan si Luffy, habang nasa gitna ito ng kanyang pagsasanay. Dito ay pinapractice ni Luffy ang isa sa kanyang mga finishing moves na Gumu-Gumu no Ono o Gum-Gum Battle Axe, kung saan pinapahaba ni Luffy ang kanyang paa papunta sa langit at pagkatapos ay bigla itong bubulusok pabagsak sa lupa na parang isang palakol. Ito fam yung parehong atake na ginamit ni Luffy para tuluyang pabagsakin ng fishman na si Arlong sa pagtatapos ng Arlong Park Arc. Habang nagsasanay nga si Luffy ay bigla na lang tumunog ang Dendenmushi ni Kuma dahil sa tawag sa kanya ng World Government. Narinig naman ni Luffy ang tunog na to at bigla siyang nakaramdam ng isang malakas na presensya na nagmumula kay Kuma. Subalit paglingon ni Luffy ay wala na sa dakong yon si Kuma, kaya hindi na niya ito nakita doon. Dahil nga dyan ay naisip na lang ni Luffy na isang mabangis na hayop ang naramdaman niyang malakas na presensyang yon. Isang mabangis na hayop sa gitna ng kagubatan ng Gowa Kingdom na hindi niya pa nakakaharap sa panahon ng kanyang pagsasanay dito. Pagkatapos niyan fa, may makikita na natin si Kuma na nilisan na ang Gowa Kingdom upang sundin ang bagong misyon nito mula sa World Government. Sa misyong ito ay tutulungan ni Kuma ang isang merchant ship na kasalukuyang inaatake ng mga pirata. Hindi naman nagtagal ay walang kahirap-hirap na tinalo ni Kuma ang mga pirata at sa dulo ay nagawa niyang mapasuko ang mga ito. Pagkatapos niyan fa, may makikita naman natin si Kuma na patuloy na sinusulatan ng liham si Bonnie. Sinasabi ni Kuma sa mga lihim na ito kung gaano niya kamahal ang kanyang anak at kinikwento ang mga nadiskubre nitong nakakamanghang mga isla na magiging destinasyon nila ni Bonnie kapag gumaling na ito at nagkita na ulit sila sa hinaharap. Ang nakakalungkot lang dito fa, may sa dinami-dami pala ng mga liham na pinapadala ni Kuma kay Bonnie ay wala man lang kahit isang nakakarating sa kanya. Sa pagbalik nga ng eksena sa Sorbet Kingdom ay makikita natin ang Cypherpol agent na si Alpha na inaharang pala ang lahat ng mga liham ni Kuma at pagkatapos ay pinupunit ang lahat ng ito para hindi na mabasa pa ni Bonnie. Makikita naman natin si Bonnie na matyagang naghihintay sa mga liham ng kanyang ama, subalit sa bawat araw na dumadaan ay wala pa ding sulat ni Kuma na nakakarating sa kanya. Grabe naman tong kasamaan ni Alpha Fam. Hindi naman niya kailangang harangin ang mga sulat ni Kuma kay Bonnie, lalo na't hindi naman ito labag sa kasunduan ni Kuma sa World Government. Humanda ka mamaya, Alpha, at si Bonnie mismo ang magtuturo ng leksyon sa'yo. Pagkatapos nga niyan, Fam, may makikita naman natin sa isang eksena na pinayuhan ni Queen Connie si Bonnie na huwag ipaalam kina Alpha at sa mga kasamahan nito ang tungkol sa kanyang Toshi-Toshi no Mi Devil Fruit Ability. Dito ay binahagi ni Queen Connie ang kasabihang ang isang mautak na lawin ay pinapanatiling nakakubli ang kanyang mga matatalim na kuko. Sinunod naman ni Bonnie ang payo sa kanya ni Queen Connie, kaya hindi niya ginagamit ang kanyang kakayahan sa harapan ni na Alpha. Sa puntong ito fa, may bumalik naman ang tagpo kay Kuma, kung saan muli nitong binisita si Dr. V. Kapang sa Egghead Island upang ipagpatuloy ang kanyang cyborg modification. Masasaksihan din natin sa eksenang ito ang interaksyon sa pagitan ni Kuma at ni Stussy na clone ng dating Rocks Pirate crew na si Miss Buckin. Dito ay paberong tinanong ni Stussy si Kuma kung ano daw ba ang mas may masaklap na kapalaran. Ang isa bang clone na may sariling pag-iisip? O ang isang human cyborg na inalisan ng kanyang sariling pagkatao? Pagkasabi nito ni Stussy ay kagad naman siyang sinaway ni Dr. Vegapunk at sinabihang ilang beses ba daw niya kailangang sabihin na isang totoong tao si Stussy. Sa pagkakataong ito pala fa, may makikita natin na wala na ang malaking ulo ni Dr. Vegapunk
at pinalitan na ito ng isang antena na hugis mansanas. Dito ay ipiniliwanag ni Dr. Vega Punk na sa oras na matapos na ang proseso ng cyborg modification ni Kuma, ay tuluyan nang mabubura ang kanyang emosyon at mga alaala. Subalit nilinaw ni Dr. Vega Punk na mananatili pa din ang sariling pag-iisip ni Kuma hanggang sa huling sandali. Hanggat hindi pa natatapos ang prosesong ito na tatagal ng isa pang taon mula sa panahong yun. Pagkatapos niyan pa, may makikita naman natin ang ilang pagkakataon na bumabalik si Kuma sa Revolutionary Army at tinutulungan ng mga ito. Yun nga lang, sa mga panahong ito ay hindi na sila kinakausap pa ni Kuma at nananatili na lang itong tahimik at hindi nagsasalita. Lubos ngang pinagtaka ni na Dragon at ng iba pang miyembro ng Revolutionary Army ang kakaibang kinikilos na ito ni Kuma. Iniisip ni na Dragon na siguradong may dahilan sa likod ng pinapakitang action ngayon ni Kuma. Sa puntong ito ay bumalik naman ulit ang tagpo sa Sorbet Kingdom, kung saan pinagtitiwang ni Bonnie ang kanyang ikasyam na kaarawan. Subalit kahit sa espesyal na araw na ito, ay hindi pa din siya nakatanggap ng liham mula sa kanyang ama na si Kuma. Hindi naman nagtagal ay sumabit na din ang isang taon na tinakda ni Dr. Vega Punk na pagpapahinga ni Bonnie. Kaya naman ngayon ay tuluyan ng magaling ang kanyang Sapphire Scale Disease at ligtas na siyang makakalabas sa tinutuluyan niyang simbahan at maaari na din siyang masinaga ng anumang uri ng natural na liwanag. Subalit sa kabila nga ng tuluyang paggaling na ito ni Bonnie, ay hindi pa din siya pinapayagang makalabas ni Alpha na sinasabing kailangan pa daw nilang maghintay hanggang sa 10th kaarawan ni Bonnie bago pa siya payagang makalabas ng simbahan. Pagkatapos niyan pa, may nakakuha naman ng isang mahalagang impormasyon si Queen Connie mula sa isang inuman sa kanilang lugar. Hindi kasi sinasadyang nasabi ng isa sa mga Cypherpol agents na kasamahan ni Alpha na sila ay mga tauhan ng World Government na nagmamatsyag sa bawat kilos at galaw ni Bonnie. Dahil nga dito fa, may napagtanto ni Queen Connie at ng iba pang mga mamamayan ng Sorbet Kingdom na hindi maganda ang sitwasyon ni Bonnie. Kaya naman nag-isip sila ng isang plano para makawala ito sa pagbabantay ng World Government. Dito fa, may nagdesisyon si Queen Connie na tipunin ang pinakamalalakas na mangingisda ng Sorbet Kingdom na si Nagyogyo, Totsu, at Poteto. Ang tatlong yan fa, mayang siyang magiging kasama ni Bonnie sa paglalakbay nito sa karagatan upang tulungan si Bonnie sa paghahanap sa kanyang ama na si Kuma. Kasama din sa planong ito ang pagre-remodel nila sa isang barkong pangisda upang i-transform ito sa isang pirate ship na siyang ang magsisilbing barko ni na Bonnie at ng kanyang mga kasama. Para naman sa kasiyahan ni Bonnie ay dinisenyohan nila ang pirate ship na ito para magmukhang isang malaking pizza. Pagkatapos niyan fa, may sa puntong ito na sinagawa ni na Queen Connie at Bonnie ang kanilang plano. Dito ay nagpalit ng kanilang mga kasuotan si na Bonnie at Queen Connie. At pagkatapos ay dito na lumabas ng simbahan sa unang pagkakataon si Bonnie at nagsimulang magtungo sa kanilang barko. Madali ngang nalampasan ni Bonnie ang mga Cypherpol agents na nakabantay sa Sorbet Kingdom, kaya naman nakarating agad si Bonnie sa kanyang bagong pirate ship. Yun nga lang fa, may bigla na lang napagtanto ni Alpha na ang bata palang nasa simbahan ay si Queen Connie na nagpapanggap lamang bilang si Bonnie. Kaya naman kaagad na gumawa ng aksyon si Alpha at hinabol si Bonnie. Para nga mabilis na matunto ni Alpha ang kinaroroonan ni Bonnie, ay gumamit ito ng Rokushiki technique na Gepo at nagsimulang tumakbo sa gitna ng hangin. Dahil dito fa, may madaling naabutan ni Alpha si Bonnie at ngayon nga ay makikita nating naghahanda na siyang kumprontahin ito. Dito ay sinabi ni Alpha na may permiso siyang bugbugin si Bonnie sa oras na magtangka itong tumakas. Kaya naman akto nga atakihin na nito si Bonnie ngayon. Subalit bago pa man nga kumonekta kay Bonnie ang paparating na atake ni Alpha, ay bigla na lang nagbalik sa kanyang alaala ang panahon kung saan tinanong niya kay Kuma kung ano bang itsura ni Nika. Dito ay sumagot si Kuma at sinabing hindi talaga siya sigurado kung ano nga ba talaga ang eksaktong itsura ni Nika. Subalit ayon sa kanyang pagkakaalam ay may pagkagoma ang katawan nito
at nagagawa nitong makipaglaban sa kahit anumang paraan na kanyang naisin. Pagkatapos ngang maalala ito ni Bonnie ay bigla nitong ginamit ang kanyang technique na distortion future at sinabi ang mga katagang ito. Ito ang hinaharap kung saan magiging ako si Nika. At sa isang ang nakakamanghang double spread fam ay makikita nating sinuntok ni Bonnie si Alpha gamit ang isang dambuhalang kamao na kagaya ng gear third ni Luffy. Talaga namang napuruhan si Alpha ng ataking ito ni Bonnie fam, kaya naman kagad nitong napabagsak ang Cypherpol agent at matagumpay na nakatakas lula ng kanyang barko. Habang tumatakbo si Bonnie fam ay maririnig naman natin ang narrator ng kwento na sinasabing kagad niyang nakarating sa world government ang nakakagulat na balita ng matagumpay na pagtakas ng hostage nilang si Bonnie at ang barkong pangisda na kanyang ginamit para maglayag upang hanapin ang kanyang ama ay biglang naging pirate ship ng bagong henerasyon. Ang parehong pirate ship na makikipagsabayan sa iba pang mga pirata ng henerasyong ito, kagaya ni Luffy at ng iba pang miyembro ng Worst Generation. Dito na nga fam nag-umpisa ang bagong buhay ni Bonnie bilang isang pirata. At sa kabila ng kanyang murang edad, ay napabilang siya sa mga pinakakinatatakutang pirata ng bagong henerasyon. Mukhang hindi pa talaga natin nakikita ang buong lakas at kakayahan ni Bonnie fam. Dahil ngayon lang sa atin ni-reveal ni Oda na malaki pala ang potensyal ng Devil Fruit nito. Bukod kasi sa kakayahan niyang mag-anyong tila isang buccaneer, ay nagawa din ni Bonnie na gayahin ng anyo ng isa sa mga signature moves ni Nika. At yun na nga yung Gear 3rd technique ni Luffy na gomo-gomo no Gigant Pistol. Nangangahulugan din ito fam na alam na talaga ni Kuma na nabubuhay sa katauhan ni Luffy si Nika. Dahil nakita na natin sa umpisa ng chapter na pinapanood ni Kuma si Luffy habang ginagamit nito ang kanyang gomo-gomo no Mi abilities. At sa dulo naman ng chapter na to ay nakita din natin na inilarawan ni Kuma kay Bonnie ang pagkakaroon ni Nika ng malagomang katawan katulad ng katawan ni Luffy. Ibig sabihin nito fam, sa kabila ng unti-unting pagkawala ng sariling katauhan ni Kuma, ay nagkaroon pa din siya ng pag-asa na magkatotoo ang kanyang pangarap na makita si Nika. At kahit hindi pa nga nagigising ang totoong lakas na natutulog sa loob ni Luffy sa puntong yon, ay alam na ni Kuma na hindi pa huli ang lahat para sa mundong ito dahil patuloy pa ding umiiral si Nika sa kasalukuyang panahon at yun nga ay sa katauhan ni Luffy. Grabe fam, mukhang dito na talaga nagtatapos ang sumasabog sa emosyon na flashback ni Kuma at Bonnie. Kaya naman susunod na chapter ay makakaasa tayong babalik na ang kwento sa digmaan sa Egghead at sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban ng grupo ni Luffy sa malakas na kapangyarihan ni Saint Saturn at sa malaking pwersa ng Marines. Yun nga lang fam, may sandaling mapuputol ang ating excitement at aksyon dahil magkakaroon ulit ng break ang One Piece manga sa susunod na linggo. Kaya naman inaasahang lalabas ang chapter 1102 sa December 22 para sa fan translation at baka sa January 2024 na lumabas ang official release. Ano sa tingin niyo fam? Dadating nga kaya talaga si Dragon sa digmaan sa Egghead Island? Mythical Zoan din nga kaya ang Devil Fruit ability ni Dragon katulad ni na Luffy, Kaido, at Saint Saturn? Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi! See you on our next video and stay good fam!